Ito na naman si Janice. Ang bigay na naman sa hindi. Maraming nakalita. Alam namin, ba't hindi exactly ganito sinabi niya? Alam namin, eh si Tevez lang yan nagbigay ng abogado dyan sa mga yan. Kaya umatras. Kasi yun, tandaan nyo po, yung umatras, sabi ni Boying, ay dahil nagkaroon ng abogado. At ang komento ni Janice, si Tevez ang nagbigay ng abogado. Kasi siyempre, mapera ito si Tevez. Maraming pera, marami siyang mababayaran. But teka muna, eto na naman tayo sa bayaran. Ha? Itong dalawa, itong si Pritz Diaz at saka to si Janice, mahilig magbanggit ng bayaran. Hindi man nila dinerecho, teka muna. Tatandaan nyo po, ang abogado po talaga, binabayaran. Kung ang abogado ay hindi bayad, sapaw po yan. But as a general rule, may bayad po ang abogado. Janice, ba't galit na galit ka sa may bayad? Tatandaan po natin, nasa batas yan. May karapatan po ang isang tao na magkaroon ng abogado. It is irrelevant kung si Tevez ang may gawa, si Tevez ang nagbigay ng abogado, o may pera siya, nakabayad siya ng abogado, hindi po. Kahit kayo may abogado, hindi pwedeng walang abogado. Eh yan ang problema. Kinuhanan nyo ng statement yung mga witnesses, hindi natin alam kung may abogado or wala. But one thing for sure, hindi sila confident sa abogado nila. Bakit? The moment na nabigyan sila ng abogadong kanilang trusted, biglang bumelta. So hindi po kasalanan ng abogado yon. Madam, pakiaral po ang batas. Mayor po kayo. Dapat alam nyo po yun. Kahit po grade 2, alam, may bayad ang abogado. Waiter nga may bayad, di abogado pa. Ang tagal-tagal nag-aral. Ano ba namang kayo? Ito namang isa. Ito si Pritz, nakikisaw-saw pa. Oh, bayaran. Ikaw to may Ferrari eh. Oh, ngayon, ipaliwanag mo yan. Baka makasuhan ka pa dyan. Oh, steady ka lang dyan. Oh, bawal po yan. Oh, bawal tumanggap ng isang public official ng regalo. Eh, tatandaan po ha. Hindi po laptop yung binigay sa inyo. Hindi po cellphone. Ferrari. Kita nyo na? Yung patibong ninyo, yung talas ng dila ninyo, kayo natutusok. Kaso laban kay suspended Congressman Arnie Tevez matapos umatras ang ilang testigo. May hinala naman ang pamilya De Gamo kung sino ang nagbigay ng bagong abogado sa mga testigo. Nasa frontline ng balitang yan si Mardine Alcaide. Hindi natuloy ang pagsampa ng mga kaso laban kay suspended Negros Oriental Congressman Arnie Tevez. Kailangan kasi balikan ang mga dokumento matapos umatras ang 6-7 pinangalan ng testigo sa pagpatay kay Governor Ruel De Gamo. 6 umatras sa pinangalan ng 7 testigo. Nakakahiya yun. 6-7 umatras. May grabe yun. Ha? Ito eh, malawakang tagumpay. Ha? Ito yung nangangamoy tagumpay kay Tevez na to. 6-7. Ngayon, saka pa nila sasabihing uuwi na si Tevez? Kung dati mahina na yung kaso, hindi nga umuwi si Tevez eh. Ngayon pong napakahina pa ng kaso, uuwi pa siya. Anong need? Ewan ko lang ha. Yun kay Justice Secretary Boying Remulla, ayaw nang makipagtulungan ng mga nasabing testigo sa investigasyon. Some of them have refused to speak already and they have not issued another statement. And we suspect that they will be changing their statements later on. Pinagtataka rin ni Remulla ang biglang pagkakaroon ng pribadong abogado ng mga testigo. Eh, ito yung sinasabi ko kanina. Nauna yung ano ko. Paliwanag. Hindi po nakakapagtaka yun. Ano po yun? Nasa batas po yun na may
karapatan ng bawat isa sa abogado. They were provided with lawyers by some people who are paying for their lawyers who were not there before. And obviously, there's some people are interested in... Ito sabi ni Nona M, nabudol ang 31 million sa kaka-English na binasa naman. Ewan ko ba ang Pilipino kasi pag magaling mag-English, akala mo matalino na eh. Ha? Alam nyo, itong nangyari kay President Marcos, ito po ay isang patunay na hindi basta. Itong number one na talagang lantaran na hindi porket magaling ka mag-English, may laman na utak mo. The statements that they want to give and now they don't want to cooperate anymore with the authorities. Kahit naman daw bawiin ng mga testigo ang kanilang testimonya, hindi mababaluktot ang mga nauna nilang pahayag. There are no recantations yet, but we expect that to happen. It's a tactic that is employed by people who want to destroy their previous statements. The good thing here is that they've already said everything prior to lawyering up. It's a good thing that we already have their statements clearly said before, prior to everything else. Gate pa ni Remulla, tuloy pa rin ang pagsampa ng 10 count ng murder at patong-patong na attempted murder charges laban kay Tevez. Ito ang mga sinasabi ni SOJ. Maewan ko sa inyo, we have different opinions. No? Iba-iba tayo, may kanya-kanya tayong pinapaniwalaan. But as for me, ito mga sinasabi niya, pag hindi umuwi si Tevez bukas, wala nang katuturan talaga lahat. Yung may isasampang kaso, alam mo yung basta lang makasalita sa media. Ganun na ang datingan nito. Kung hindi maumuwi si Tevez, kasi pangalawa na yan eh. Una, susuko si Bantag, hindi naman. Bukas, uuwi si Tevez. Kung hindi umuwi, eh para sa akin, lahat ng mga sasabihin niyang ganyan, wala na yan. That is for press con purposes lang. Ika nga ni Attorney Panelo, for ano lang yan? For election. For press con because of election. Bukas daw ito target maisampa. Kumpiyansa naman ang naiwang misis ng gobernador na si Pamplona Mayor Janice De Gamo na malakas ang ebidensyang hawak ng mga otoridad laban kay Tevez. May hinala rin siya kung sino ang nasa likod ng pagbibigay ng mga private lawyers sa mga akusado. Obviously, yung Tevez pa rin yan. Alam nyo naman ang nagagawa. Ito yung mga statement. Ha? Ito ang statement ng mangilang-ngilan. Ganitong klase, ay hindi naman lahat ng mayor, pero ganito ang klase ang mga statement ng mga ilang-ilang dyang mayor dyan sa Negros. No, obviously, Tevez pa rin yan. Alam nyo naman, nagagawa ng pera. Diba, napaliwanag ko na yan. Hindi po. Karapatan po yun. Hindi po dito issue kung binayaran yung abogado or hindi. Legal po yung abogado eh. Bakit kayo, madam? Wala bang bayad ang abogado nyo? Don't tell me thank you yan. Don't tell me ang nagbigay ng abogado nyo ay yung nagbigay ng Ferrari kay Pritz. Libre. Walang bayad. Ano to, naglolokohan ba talaga tayo? Anong masama? Kung bayad ang abogado, di ba? Yung mga ganitong klaseng statement, niloloko nila yung taong bayan eh. Lalo na yung mga panatiko na hindi marunong mag-isip. Makarinig mo yan. Na, kunari ah, ikaw ay panatiko. Lahat na lang ultimo sambahin mo sila. Tapos maririnig mo yung statement yan. Obviously, Tevez pa rin yan. Alam nyo naman, ay grabe si Tevez. Kaya hindi makulong, may pera. Kasi hindi nag-iisip. Karapatan po ang abogado. At karamihan ng abogado, 99% case closed. 99% ng abogado bayad. Pero yung sapaw, ano ba naman? Si Janice parang hindi mayor kung magsalita eh. Pero ang puti mo dyan, ha? Maputi yung balikat mo dyan, ha, madam?
kuha ng pera. Panawagan ni Mayor Degamo ngayon, i-freeze ang bank account ni Tevez. Wala pang sagot ang kampo ng kongresista. Ito yung kung ano-ano na, no? If i-freeze mo yung account, bakit? Ayaw mo silang magka-abogado? Ano? Ano ba talaga kayo, Mayor? Diktador ba itong mga ating mga politiko na ngayon? Ang dali-dali, sampahan ng kaso. Announce ng announce, announce ng announce. Ipipris yung account. Napaka-diktador? Parang ayaw nila magka... Una, sa lahat, dapat yung mga yan, binigyan nyo ng magandang abogado bago nyo pinag-witness. Kaya siguradong-siguradong-sigurado ako. Lalagpak yan sa husgado. Kasi pinag-testify ninyo nang ayaw nila yung abogado nila eh. Ibang-iba to kay Dilima, kayo ang nasa power. And until now, kayo pa rin ang nasa power, nang bago ng ano. Yung kay Dilima, iba. Naiba ang power. Kaya nag-recant. At husgado yun. Nanumpa sa Kongreso at Senado. Maraming pinagsumpaan. At meron pang ibang testigo. Eto, iba. Kaya ako, naniniwala ako number 2 yan. Ano ibig sabihin? Bukas, wala ulit isasampang kaso yan. Bukas, hindi uuwi si Tevez. Anyway, congratulations nga pala sa Gilas, no? Nanalo sila at nakuha muli ang gold. Meron lang po akong gustong bigyan ng komentaryo to. Huwag po kayong magagalit sa akin, ha? Kasi marami akong mga nakitang vloggers, no? I mean, hindi ko naman tinitira yung mga vloggers. Hindi lang vloggers, pati viewers. Sinisiraan na yung Gilas, ano nangyayari sa inyo. Dati tayo ang hari sa basketball. Pagdating dyan sa SEA Games, ganyan-ganyan. Talo kayo sa Cambodia, ganyan-ganyan-ganyan-ganyan. Nauunawaan ko po kayo. Ha? Kasi sumasama ang loob ninyo dahil bumababa ang kalidad ng ating basketball team. Na kung tutusin, ayan ang number one sports ng Pilipinas. Andyan-dyan na po ako. No? At kailangan, kaya nyo ginagawa yan, kaya nyo sila kinakalampag dahil kailangan ng improvement sa programa dyan sa ating basketball team na mga pinapadala sa mga international competition. Tama po kayo dyan, nababasa ko yan eh. Binabasa pa nga akong vlogger, galit na galit. Ngayon, anon siya? Ha? Ito lang ang aking masasabi. Ito naman patungkol sa Gilas lang. Wag muna nating i-bash habang yung basketball team ay pinaglalaban tayo sa ibang bansa. Sabi nga ni PRRD, timing is everything. Huwag kayo, inilalaban tayo sa, isipin mo ikaw yung basketball player, natalo na kayo, binibira pa kayo sa social media. Imbis na suportahan kayo nung bansa nyo, binibira pa kayo sa social media, huwag tayo masyado mapaghusga. Ngayon, kung naniniwala kayong kailangan ng improvement, patapusin natin yung tournament, saka nyo birahin, at least hindi na makaka-apekto sa players, sa coaching staff, at saka sa mga trainers. Eh habang nasa kaligitnaan ng competition, habang nasa kaligitnaan ng tournament, ito namang, instead na isell, oh ngayon, nagkaroon tayong gold. Ano nang mga nagbabasa sa Gilas, ano kayo ngayon? Ano excuses? 'Di ba? Kawawa kasi nasubukan ko po maging ano eh. Nasubukan ko pong maging player ng isang school, no? Eh isipin mo kung pati yung school nyo binubuo kayo. Ah, kasi kayo, ganyan. Mahina kasi kayo. Puro kayo excuses. Instead na tulungan yung team nyo, bash pa tayo ng bash. Alam mo, nagiging nangyayari sa Pilipino ngayon. Ha? Nagiging bashers tayo. Huwag po tayo masyado mabilis mapaghusga.
No? Yes, I know they need improvement. Ngayon nyo sabihin, oo, nanalo kayo ng gold, pero mag-improve kayo kasi hindi na kayo mananalo. Hindi na kayo makakachamba sa susunod. Oh, pero unawain muna. Ha? Nakakatulong yun, ha? Nakakatulong sa adrenaline yun. Kaya nga, di ba, sa NBA, merong home team tsaka away team. Pinagtatalunan nila ng 82 games sa playoffs yan. Kung sinong lamang, para lang makakuha ng home court advantage. Kasi nakakatulong sa player yun, eh. Yung chinichir ka ng crowd. Oh, eh habang nasa tournament, halimbawa habang nasa playoff, binabash nyo yung mga team. Ano ba naman tayo, no? Huwag ganun. Sana lang, ha, eh ako naman, eh nabigyan ko lang ng komento yan. But again, congratulations dun sa Gilas team. Performance will start momentarily.